Guys, magandang hapon. So, update lang tayo ngayon sa site namin dito sa kwan, ginagawa kong gasol station. So, ito na yung kwan namin ngayon, guys. Update namin ngayon sa kwan namin, sa office area. Yun, naka-trusses na. Kapiling na kami. So, yung dati last ko na video, skeleton pa lang yung dito, may bakal pa lang yung nahulog namin. So, mga dalawang buwan na ngayon. So, update lang muna natin yung kuha natin ngayon, guys. Sa wala tayo sa hunting ngayon. Sa work time tayo ngayon, mga katropa. So, i-share lang natin yung update natin sa araw-araw natin ginagawa sa work natin. Sa construction. So, ito na yung site ko ngayon, guys. Sa ginagawa ko. So, dalawang buwan na to. Mula nung pag baon namin ng tangke. So ito, nagbubuhos na kami ng pundasyon ng kanopi. Ito na, guys, oh. Ito na yung last pala na buhos ng sukalo, pundasyon niya. Bali, yung pundasyon niya dito, guys, yung kapal niya, nasa mga 80 cm. So target ko dito sa isang butas 30 bags na siminto. Ubusin dito kada bawat isang kwan, isang puste. 30 na sako na siminto. So medyo talaga makapal tong pundasyon ko, guys, kasi mataas to. Ang height nito galing sa flooring, nasa nakapuglan sa plano, nasa 520 yung height niya. Mula sa finish sa flooring dito sa hallway, 530 meters yung haba ng kanopi. So bali tatlo to, guys. Nabuhusan na namin yung doon banda, yung dalawa. Bali, nagpurma na rin kami ng pangunang purma sa pundasyon. Oh, ito pa rin yung tropa ngayon. Oh, yung dati ko na last ko na video, ganun pa rin. Sila pa rin yung kwan, kumakapa dito ngayon. Walang tagal tayong hindi naka-video dito sa project natin na katropa. Busy na po tayo sa kwan. Kapag-sit ng kwan, mga work natin dito para medyo mabilis-bilis yung trabaho natin. Target namin dito matapos to ng January. Siguro hindi talaga yung full blast talaga na ano, na tapos. Siguro mamaiwan na lang dito yung maiwan kunti sa flooring at saka yung sa cladding, yung signage ng gasoline station, yung signage niya na cladding, masensitive kasi din yung gawin yun. Pero yung January na target na kuhan, bali tapos na yung opisina dyan, mga katropa. Yan, yung haba ng office namin nasa 15 meters. Nasali na yung atip. So, ngayon na buwan, pa-kuha na yan. Naka-atip na yan, naka-plastering na kami. So, December, wala na yan. Finish na yan sa December. May tiles na yan. At saka ito, may atip na to. May kisami na to. At saka naka-flooring na kami dito. Oh, may medyo konti lang yung kapluringan namin dito, mga katropa, kasi hindi man lahat ito binakbak. Porsyon lang binakbak ko dito, yung malalim lang na porsyon, yung ipag-iba. So nakalis tayo dito na mga tatlong buwan o dalawang buwan sa flooring lang. So, ito na yung update natin na ngayon, mga katropa. So, tapos na yung buhos namin dito sa may last na puste. Bali, 30 bags to ang nakaubos. Deliver time na namin to kagabi. Hindi namin natapos kasi malakas yung ulan dito. Ngayon namin i-continue. Naubusan din kami ng graba. So, ito na. Tapos na siya. Yung operator namin na pinakamatindi, parang bakho. Operator ng mixer. So, update lang tayo, i-share na natin yung ginagawa natin sa kwan, araw-araw, mga katropa, pag wala tayo sa hunting spot. Hunting lang tayo pag wala na tayo sa work. Araw ng Linggo, kasi balik na kasi yung Sabado namin ngayon. Dati kasi yung hindi pa to na layout, dahil sa pandemya, naglilimang araw lang yung duty namin. Ngayon, pasasalamat kami sa company na binabalik na yung isang linggo talaga na duty namin.
Tapos may overtime pa kami araw-araw hanggat sa makaya lang namin. Mula Lunes hanggang Biyernes lang kami nag-overtime hanggang alas 10 ng gabi. So at least na dagdagan din yung mga sahod ng mga tropa natin. At least na maka-exist na din sila sa isang linggong kuan nila, sahod. May pangbili na ng kuan, masasarap din na kuan, kain. Bali yung laki pala ng kuste namin dyan pag sa pinis na yan mga katrupa, nasa 40 by 60 yan yung pinis talaga niya na kapal sa buhos. Malaki yung kuste kasi yung nakadetalye dito kasi mataas yung kanupi, bali 25 meters lahat, tali na yung atip. 8 meters by 25 to mga katrupa yung laki ng kanupi ni kanupi na ginagawa ko dito ngayon. So, medyo upan talaga. Ibay talaga pagka-pundasyon. Para anong kuan, dumating man na kuan, sakali man, hindi talaga ito bibigay. Kaya pinapapalan na din namin yung bakal ng trusses namin. Para testit talaga. Kuan, lumang kuan ang dumating. Ito na. Huwag lang sana kung mayroon man. So ito na mga katrupa, update lang muna tayo. Ito lang muna yung kapitara natin ngayon sa kwan, sa project natin. So bukas pupupormahan na din yan bukas pag matigas na. Bali nakapurma na kami ng dalawa doon. Hoy kaway naman dyan. Kamay kawan naman dyan, Pugi. Kita ka na dito sa YouTube. So, ayan na mga katrupa. Yung kwan natin. Yung puste. Unang forma to. Bali, may kadugtong pa to na kwan. Mga isang pligot. Kalahati. Yung dugtong pa dito. Mataas to. Nakaabang na yung PVC pipe. Para sa downspout yan. At saka yung electrical wire. Pang electrical. Pinulik board ko na yung ginamit ko para siguradong hindi talaga siya bibigay. Eh, balak ko na dito, skim coat ka na lang to, hindi na ito paplasteran. Report na pinulik yung gamit ko dito. Tapos naka-frame talaga siya ng angle bar, yung mga kwan niya, yung kanto niya, para siguradong hindi talaga bumigay pag magbuhos. Malaki kasi yung puste, 60 by 40 yung kwan niya, finish. Ito na yung una. May libre puste kasi may downspout yan, dalawa. Kabilaan kasi yung kuan niya, gutter. Kabilaan yung gutter kaya inabangan ko ng D4 na PVC. Yung makapal, series 1000 yung ginamit ko. Para kuan talaga. Hindi talaga magbara yung kuan. Ito na yung kuan niya ngayon. Bubuhusan namin ito ngayon mga katrupa. Para matigas na ito mga dalawang araw, tatlo, pwede na siyang tanggalin para makadugtong na kami ulit dito doon, pangalawang dugtong. So, kompleto na ito, may abang na, buhos na lang yung kulang. Sana hindi umulan ngayon, mag-overtime na naman kami ngayon. So, ito na yung kanya, lalim niya, yung mga 2 meters yung lalim niya. Double matting yung nilagay ko na, para kuwan, steep talaga yung kuwan. Yung pundasyon 30 bags yung naubos bawat isang pundasyon, 30 bags na simento. Yun ang abang niya mga katropa, dalawang PVC pipe na D4 bawat isang puste. Magawa pa ako nito ng kwan ng drainage yung banda dyan sa gilid pag ganun drainage. Tapos yung tapon niya doon sa gilid sa may pader pag palabas doon sa kasada. Yun pa proseso, maproseso pa to mga katrupa. Dami pang ililayout dito. Pero yung mga kwan talaga na layout dito, mga sensitive na layout ko na lahat. So yung ililayout ko na lang, yung mga minor na lang na layout. O, ito na yung kwan na, manhole. Yung nulog namin na tangke na tatlo.
Yan ang lalagyan namin niya ng manhole na plate, yung takip. Bali yung laki niyang kwad, binalakihan ko na, isang metro, kwadrado na yan. Dati kasi, 80 lang kasi yung ginagawa ko dyan, pero ngayon binalakihan ko na. Kaya once pag mag, na, may trouble siya, hindi siya mahirap i-service. Mapasok yung 24 na pipe rinse na yabi tubo. So, nakuha natin kasi yung kuha ng panahon. Kita ko kasi yung kabila namin na nakuha, na pagsinado na yung pag-service ko kasi maliit ang manhole, mahirapan kami pag-service pag may trouble yung pipe niya. So, hindi na to, tested na yung pipe na gagamitin namin dito, yung PP pipe na, yung plastic na lahat, wala nang GI. Bali yung GI na lang, yung build pipe na lang niya na tatlo doon sa may pader. Pero yung kabuuan niya na pipe dito lahat, puro plastic na yan. Yung makuan sa malibing sa kuan sa linyada niya. Dati kasi yung ginagamit namin ito, GI lang na Gids 40. So ngayon, tested na ngayon. Nakuha na kasi kami nung nagamit kami ng GI na nag-trouble yung kuan. Paabutan ng mga 10 to 15 years, wala na. Bumigay na yung kuan. Kalawang. Kalawang na yung GI na pipe. Kaya ngayon, UPP na yung gagamitin namin. UPP pipe na. In-order namin yung galing po na Maynila. Yung pipe na yun, mga makapal. Mga nasa 6 mm yung kapal. 6 to 5 mm. So ayan, update lang tayo mga katropa habang wala mo tayong hunting ngayon, araw ng Martes kasi pa ngayon. So dito muna tayo sa update muna sa tayo sa project natin. Oh, bobong, kaway-kaway bong. Dogs. Oh, bagong tropa. Oh, dati na yung tropa pero sa kabila yan na-assign, ngayon pa lang nakuha dito. Nagsanib na yung tropa ngayon dito sa isang project, nagsanib para mabilis-bilis yung trabaho namin. Para mabilis talaga yung pa namin ngayon, dalawang buwan pa namin ito tinira. Ito na yung pa niya. Ito na yung kabuuan niya. Sunod na linggo ito, may atip na ito, mga katropa. So maraming salamat pala sa mga nanonood sa mga video natin, sa mga new subscriber at saka mga yung mga silent viewers natin, mga kaibigan na sumusuporta sa video natin, sa new subscriber. Maraming salamat po pala sa inyong lahat sa kwan, suporta. Sa kwan nyo na. Magsuporta nyo sa kwan natin, channel natin. Yung unti-unti nang nagdagan, unti-unti yung kwan natin, mga nanonood na sa video natin. So, lubos-lubos po yung pasasalamat ko, mga kaibigan, mga katiksay, mga katrupa. Lubos-lubos po yung pasasalamat ko sa inyong lahat sa suporta. So, hanggang dito lang muna yung update natin mga katrupa. Sa susunod na naman na kwan, pag may kwan na to, update na naman tayo ulit. Hanggat sa matapos to. Step by step lang natin yung video natin dito mga katropa hanggat sa matapos. At least may idea na din kayo sa paano mag stock ng gasoline station. Ito yung sangay ko. Kita na sa YouTube. Hey, kaway, i-shout out yung mga asawa, ngay. I-shout out, ngay. Ay, kawaw, ngay. Shout out to Marvin. Marvin. Kawa. Ang yang uyab din mo shout out. Oh, dire Marvin, shout out. Shout out. Hello, welcome to my guys. Shout out to guys, my Candy. Hello, my. I miss you. Kita ni nimo ni my. Ya imong sae dari oh, wa na muti na. Muti. Ang ipon may muti. Grabe ni pangugi ba para si Muhammad ay. So habang nagpapahinga lang muna mga katropa, kwan na muna. Juk-juk time muna para mawala sa pagod. Ulitin talaga buhay yung construction. So, yung mga maso natin.
Papailing na lang haluplak. Ito yung office area. Bali, ito yung office area mga katrupa. Ito yung bintana niya na sliding. Ito yung quad. Display area. Yung unang layout, display area. Yung pangalawa, office. Ano, office. Ito yung CR, dalawa. Bali, kabilaan niyan mga katrupa. Ito yung CR ng common dito sa customer, mga kwan. Common, bali, common to na CR. Isa lang. Bali, nirevise na yung plano ngayon. Dati, dalawa kasi yung CR dito sa labas. Ngayon, isa na lang. Bali, yung kabila niya yan, doon sa kabila. Sa office na yan na CR. O, bali, ito na yung sa kwan nila, locker ng mga papatindan. Locker room. Dito sila magpapahinga, magkumain. Pag time to break na. Break time nila. So, yung locker area. Ito yung lalagyan ng genset. Ito yung nakaprogram talaga na kwan doon. Genset. Genset area to mga katropa. So, okay. Ito muna yung update natin ngayon sa kwan. Site natin. Ito yung septic tank na kwan. I-layout ko pa. Ipa pa to. Kapailan pa to ng aliblak. Ihuli na lang siguro to namin. Para ito masyadong kwan pa. Sabay na to lahat dito sa kwan. Flooring na. Ayan, abang na yung mga downspout ng kwan, gutter. Bali, dito kasi hulog yung gutter niya, yung tubig galing doon. Pag ganun lang yung slope. Isang slope na, isang slope lang. Up thrust. So, papahinga muna kami mga katrupa. Alas 3 na ng hapon. Break time na muna yung kwan natin. Break muna tayo. Yun, naglalagay kami ng lintel beam sa kwan. Sa ibabaw ng header. Lahat to. Lintel, ilalagyan na ng lintel beam. 6x20 lang yung kwan dyan. Sulit na buhos. Bago siya mag-kwan. Papailan din ng haloblock. Isang kalati. Para tested din yung kwan natin. Yung header natin. Na hindi talaga siya mag-crack. Pag may sakon kwan. Yun doon na dumating ba. Bali, kalintil beam talaga yan. Palibot. Mga header ng bintana at saka yung door. Window jam at saka yung door jam. Nakakuan talaga dyan. Nakalintil beam talaga yan. So, hanggang dito lang muna mga katropa, mga kaibigan, mga katiksay. Ito lang muna yung update natin ngayon sa site natin. Huwag lang po kayo magsawang manood sa mga video natin. Step by step lang tayo ditong kwan. I-kwan natin to hanggat sa matapos talaga tong project natin dito. Eh, pag matapos na kasi to, may dalawang project pa kami na kaming dito. Ito na lang, ito lang yung hintay ng kwan ko para masit ko lahat dito. Pati yung flooring, floor level niya, pwede na akong pupunta doon sa kabilang site na naman. Bali, maglalagay na lang ako dito ng libman. Iiwanan ko pag wala tayo dito sa area, may lidman tayo ditong nagkuan, nagsusupervise sa trabaho. Para at least maiwanan na natin sila. Dalawang project. May kaming pa to, dalawang project pa to. So hanggang nito na lang muna mga katropa. Maraming salamat. God bless us all. Hey guys! Hey guys! Oh, dumating na yung kwan namin, pagpurma, pinulik board. Buha na lang namin sa kwan is. Oh guys, hello to my vlog. Hello to my guys. Dumating. Buha na namin doon sa kwan. Nagpupa sa door kaya para mabilis yung kuha namin pagpurma bukas. So continue pala yung kuha natin. Bubuhos pala. Binuhusan namin yung isang poste ngayon. Para bukas sa dalawang poste pala yung bubuhusan ko ngayon. Ito. Overtime namin. Alas 4 na ng hapon. So siguro nasa mga 6 na bag to na silinto yung kainin dito sa buhos.
Ayun, nag-prepare na sila ng camp and host. Kahit nag-ayo. Kahit nag-ayo. Magpuka gamay. Sa gamay. Bago may gamay. Oo. Oh. Balik, ibalik, ibalik. Ano lang. Ayun guys, medyo squeeze yung pa natin halok para stick yung pusti natin. Ipato yung halok. Maski natin yung halok natin basta sa pusti. Ayun guys, ayun. Ayun muna yung halok natin. Oh, tulungan talaga kami dito ng kwanto. Tandem ko sa kwan, yung dating unit ko dyan. Iba na yung nag-drive kasi hindi ko na kaya yung mag-purchase pa ng materialis. Dito na lang ako sa area, naiwan. Isa na yung bahala sa mga materialis na kwan, hindi na matagal ma-deliver ng hardware. Kukunin na namin doon sa kwan, PO namin doon sa hardware. Malapit nandito dito sa project namin na kwan. Yung pinupiuhan namin na materialis. Halos kasi yung materialis namin dito guys, PO to lahat. Limitan lang yung cast dito pag wala sa hardware na quad. Mapiuhan namin, i-cast namin yung materialis. Ito na yun, ready na din yung scaffold namin. Para pataasin yung pataas tong panatin, damba. Butas. Taas na yan. So update lang tayo mga katrupa, mga kaibigan, mga katiksay. Update lang tayo ngayon. Ayan. Bali, tatlong sapo yan na kandam. Sa ginagawa nyo yung sampan. Grabe yung mga tropa dito guys, oh. Kondisyon na kondisyon. Pag overtime, kondisyon talaga. Pinagdagan ko yung pinulikbord na kondis para pampurma. Ito na yung bago naming tropa. Limo. Kaway kaway, pudlan. Oh, okay, kita na tayo sa YouTube ani. Ayun guys, umpisa na po namin buhusan yung unang puste. So, lalayan natin ng pagsaksakin natin yung kwan guys, yung buhos para hindi makwan. Kampaw yung halo. So, tutulungan natin guys.